Halo-halong emosyon pa rin si Sandra ng sandaling iyon, lalo na sa nasaksihan niya kina Grayson at Thea. Are you sure you want to go with me? Paninigurado ni Glyza nang mapag-isipan niyang sumama na lang dito sa Amerika. She needs space. Ayaw niyang manatili roon habang naaalala ang sarili tungkol sa sakit na pinagdaanan niya. She want that chance only. Pumayag siya sa gusto ni Glyza na kausapin si Grayson dahil marami itong kailangang ipaliwanag sa kanya. Now, she doesn't need it anymore. Sapat na ang nakita niya kung gaano kamahal ni Grayson si Thea. Hindi niya ito yayakapin at hahalikan ng ganon kung hindi niya ito mahal. Now she understands that she only has herself. She doesn't need him anymore. She wants to have a vacation for a week in America. Kailangan niya makalanghap ng sariwang hangin at makapag-isip-isip. Maybe it was a lesson for her in his life. After a vacation, she had to go back for her studies. Now, her decision is final. Sasama siya kay Glyza. It's 10th of December, and she still has so much time before anything. Glyza, I need space and I need to take a breath. Ayoko manatili rito. I felt like I was broken into pieces right now. Saka isang linggo lang naman eh. After that, I'll try to settle everything. Sandra, are you sure you are okay? We can stay here until the day you leave. We'll accompany you. Wika ni Danica, habang hawak ang kamay niya. They were all there for her, comforting her. I'm fine. No, you're not Sandra. We'll stay here until the time you leave. Hindi namin kayang umuwi na ganyan ka. Ayos na ako, Rika. Saka andito naman si Glyza. Nakangiting sagot niya. Umiling naman si Danica. Dahil alam nito na hindi ganoon ang pakiramdam niya. Hindi siya okay. They knew she was just pretending that she's okay. Pumasok naman si Sam. Nahawak-hawak ang phone niya saka tinago sa bulsa. At umupo sa tabi ni Rika na kaharap niya. I already talked to Tita Malu and Tita Candy. We can stay here until she leaves. Okay, that's great. Sagot naman ni Danica saka yumakap pa kay Sandra. We're just here for you, Sandra. Tumangon naman si Sandra saka nakiyakap na rin. She felt like home, seeing how supportive her friends are. We understand that you want to stay away from this, and we'll help you for your academics. Don't worry, okay? Just enjoy the vacation. Dagdag ni Danica. Tumangon naman siya saka ngumiti sa mga ito. She wants to stay for another night in Batangas at dediretso na siya sa airport para sa flight nila. Wala naman siyang narinig mula sa mga kaibigan ni Grayson because they knew and saw it in the first place. Habang inaasikaso ni Glyza ang kanilang pag-alis, inubos naman niya ang oras sa paglilibot sa buong Batangas kasama ang mga kaibigan niya. Grayson tried to stand up from lying on the hospital bed nang pigilan siya ng mga kaibigan niya. He was dreaming of Sandra leaving her. Ayaw niyang mangyari iyon. He wants to see Sandra. Teka lang, dahan-dahan lang. I had to go. I want to see my wife. Alam namin, pero kailangan mo munang magpahinga at bumawi ng lakas para sundan siya. Ayos na ako. Pagpupumilit niya, saka tinanggalagad ang nakalagay na IV sa kanya at kinuha ang jacket niya. Napakamot na lang sa ulo ang mga kaibigan niya. Dahil hindi siya nagpapapigil sa mga ito. Good thing, his family had taken care of the issue that the company had, and they let him settle the things with Sandra. Did you call Randy Di Torres? We had to get an update. Yun na nga eh, wala siyang balita pare. Wala siyang makuha na impormasyon dahil wala rin ang mga kaibigan niya rito sa Pasay. Umiling na lang si Daniel. Sakay sila sa sasakyan ni Lucas habang tinatahak ang daan patungo sa bahay niya na pinakamalapit roon. Call that agent. Wika ni Grayson kay Lucas, na sinunod naman ang huli. Tell him to meet me at my house. Tumangon na lang ang mga kaibigan niya. Nang makarating sa bahay niya, ay ilang saglit naman, ay dumating na ang agent na hinar niya. Wala akong makuha na impormasyon tungkol sa kanya. Mukhang malakas ang kukompetensya ko rito. Wika nito. Ibig sabihin kapag natitrace mo siya, nawawala? Tama. Huling natrace ko siya sa Batangas, pero biglang lumipat ang lokasyon sa Laguna
hanggang sa napunta sa Cavite at nagpaikot-ikot na. Someone played well. Maybe someone hired a great detective to divert me every time I try to locate them. Wika nito. Her friends? The same. Napahilot sa sentido si Grayson sa sinabi ng agent niya. Hanggang sa makaalis ito ay sumasakit pa rin ang ulo niya. Tumayo na lamang siya at kinuha ang susi ng sasakyan saka lumabas ng bahay. Sumunod naman ang mga kaibigan niya sa kanya. Umuwi na kayo. Uuwi lang ako sa amin. Wika niya. Saka tumango na lamang ang mga kaibigan niya. Kitang-kita ni Sandra ang balita sa TV. It's the news about Martinez Company. Raven and Thea Bautista was accused and was under investigation. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya. Basta ang mahalaga sa kanya ay nakaganti na siya. She knew that Grayson was fine and she'll never gonna be part of his life again. Hawak-hawak ang pusa na inaalagaan niya ay mataman siyang nakikinig sa mga balita. Her cat's name was Summer. Hindi niya alam pero gusto niya ito ang itawag. Maybe it reminds her of Grayson. Nabili niya pa ito sa Amerika nang minsan gumala sila ni Glyza sa isang pet shop. She came back from America after a week and decided to stay sa ancestral's home ng daddy niya. And she promised Glyza to call her from time to time. Kahit mga kaibigan niya, hindi na niya kinontak at sinabihang nakabalik na siya. She'll be getting used to it. Even Christmas celebrations was celebrated by herself alone. Sumama na lang siya kay Manang sa bahay nito. At doon nag-Noche Buena dahil wala siyang balak na maghanda. Hindi na niya ginagawa iyon nang mawala na ang pamilya niya. Dahil hindi niya ramdam ang saya noon. It's hurting her every night being alone. Kaya sa loob ng mahigit 2 linggo ay nasanay na siya. Kahit miss na miss na niya si Grayson, wala naman siyang magagawa. Ayaw na niya. Kahit masakit pa rin ang puso niya, ayaw niyang bumalik sa Maynila. Sa buhay na gusto niyang kalimutan. Iha, may naghahanap sa iyo sa labas. Wika ni Manang nakakapasok pa lang sa salas. Kumunot naman ang noo ni Sandra na tumingin dito. She felt something in her heart. Lumalakas ang tibok nun. Agad naman siyang tumayo habang karga-karga si Summer. Her smile fades when she saw who it was. Sam! Wika niya. Matalim naman itong tumitig sa kanya. Binuksan niya ang gate saka pinapasok ito. Hindi ito nagsalita o kumibo sa kanya. Nilagpasan lamang siya nito at nagpatuloy papasok sa bahay. Dumiretso siya sa salas at tumupo sa sofa na naroon habang nakatingin kay Sam na tahimik lamang habang nakatingin sa kanya. Kung di ko naalala na 1 linggo ka lang doon at sigurado nakauwi ka na, hindi ko malalamang nandito ka na pala. Galit na wika nito. Humarap naman siya rito na nagsusumamo na huwag siyang pagalitan. Tumayo siya at ibinaba ang pusa saka lumapit sa inuupuan ng kaibigan. But what she's wondering is, wala naman siyang sinabihan tungkol dito. Kaya paanong napadpad ito rito na hindi niya naman sinabi na kailan siya babalik? Sorry, hindi ko alam kung paano magsisimula kaya sinubukan ko mag-isa muna. Mahinang wika niya. Niyakap naman siya nito bigla, saka ginulo ang buhok niya. Kumusta ka na? Huwag ka na ulit mag-iisa ha? Nag-aalala kami kung bakit wala kaming balita na nakabalik ka na. Wika nito sa gitna ng mga yakap nila. Tumulo naman ang luha ni Sandra saka ngumiti. Ayos na ako, maybe. Mahinang sagot niya. Kumalas naman ito. Nag-aalala kami ng sobra sa'yo. Alam mo ba yun? Wika nito. Ngumuso naman siya sa kapinandilata nito. Ayaw niyang magkwento. Ngayon pa naayos na siya. Niyakap naman siya nito ulit. Saka matagal bago siya pinakawalan. You've been through a lot. I am sorry for not being there with you. Mahinang wika ni Sam. Saka hinawakan ng kamay niya. Thank you. Natatouch ako. But that's okay. Andito naman si Glyza noon eh. Saka andito si Yaya ngayon. That woman, your cousin, was mysterious. She even hired someone to look for you and help you with the case. Bulalas nito na may paghanga. Naguguluhan naman siyang humarap dito. Glyza said she will handle it, but not in detailed. Hindi detalyado ang sinabi nito kung paano hihandle ang nangyari. Pero ngayon, bumuhay ulit ang kuryosidad niya kung ano ang ginawa ng pinsan niya.
She hired someone to help with your case and follows you sa isla na yun. That man even sent a photo and evidences sa kumpanya ni Grayson. That's why the case has a big possibility to succeed. Lahat tungkol sa history ng Thea at Raven ng mga ginawa nilang panluloko sa kumpanya ay detalyado lahat. That man even follows you here. Kaya alam ni Glyza lahat ng nangyayari sa'yo hanggang sa makabalik ka rito. Pinahanga niya ako sa mga ginawa niya. Paliwanag dito na may paghanga at kagalakan sa boses. She did it for me? Naisip ni Sandra. Ganoon talaga siya ka-importante kay Glyza. Hindi na niya ikakagulat yun. She's happy through knowing that she's always there for her. Nagtatanong naman na tumingin kay Sam. How did you know all of that? My cousin. Tipid na sagot nito. Saka ngumisi at ginulo ang buhok niya. It's my cousin. I lied when I say sinabi mo ang tungkol dito. Hindi ata siya nakatiis kaya sinabi niya sa akin. Kasi hindi naman kami tumitigil sa paghahanap sa'yo. And what amazed me the most is that I thought that she has been doing that since 3 years ago. Di na ikakagulat na nothing happened to you for the past 3 years sa loob ng mansyon ng Martinez. Your cousin is a millionaire to hire someone from international agency to look over you. Dagdag nito. Ngumiti naman siya rito saka tumango. She's now at ease, knowing and believing she's not alone. But the truth is that she's not. Hindi naman niya masyadong alam ang tungkol rito. Pero masaya siya. And I saw you earlier. You're expecting me to be someone. Akala mo siya ang dumating? Panunukso nito. Hindi naman siya umimik. Kaya tumikim ito at inakbayan siya. Ayaw mo bang magpakita sa kanya? I mean, stop hurting yourself. Mahal ka ni Grayson. Mahal mo siya. That was give and take pero, are you happy without him? Knowing he was still looking for you. Pagpapatuloy ni Sam, hindi naman siya umimik at nakatungulang. She was still hurt. Kahit nagbayad na si Thea sa ginawa niya, ay hindi pa rin niya kaya. Kahit nagawa lamang iyon ni Thea, dahil sa senos and Raven for blindness, because of his love to Thea. Grayson wasn't really in love with her. Yun ang totoo. Kahit ilang beses niyang ipinapanalangin na makita ito. Pero natatakot siya. She misses him, the man who made her feel like that. Pero takot siya. And malapit na ang pasukan ulit. Aren't you going to celebrate New Year with us? With him? Napatigil si Sandra sa tanong nito. Sanay naman na siyang mag-isa. Pero iba talaga yung pakiramdam niya. And she was also dreaming to be with Grayson. Sa bawat okasyon na dumating at darating. Let me think first. Sagot niya. Nasuntok nga ako noon last week eh. Pinilit ako na sabihin sa kanya kung nasaan ka. Eh wala akong alam. Kaya ayun, bagsak ang balikat na umuwi. Napailing na wika nito. Ganoon ba talaga nito kagusto na makita siya? Pero hindi siya handa. Miss na niya ang asawa. Pero wala siyang mahagilap na salita na pwedeng sabihin rito. Sam, hindi ko yata kaya. Ayokong umasa na pareho kami ng nararamdaman. Masakit para sa akin yun pero ayoko nang mabuhayan ulit ng pag-asa. I already loved him very much. Ayoko mas lumala pa to dahil mas sobrang sakit na. Matamlay na yumuko siya. He was also following us when we drove from home. You know what? It's not really his fault what you saw. May ginawa sa kanya si Thea nang makita mo na akala mo ay ginusto niya na mapayakap sa babae. She's desperate enough to win him back. Now that she and Red Raven are under prosecution, you can rest assured, right? You want to come to their last hearing. Pagdedesisyon na ng korte. Hindi siguro? Sagot ni Sandra saka sumandal sa likod ng sofa. Umakyat naman si Summer sa kanya at humiga sa tabi niya. Umiling lang si Sam saka sumandal sa sofa at tinignan ng kaibigan na inaaliw ang sarili sa alagang pusa. Kahit halata sa mukha nito na may iniisip ito. Ayaw mo ba talaga siyang makita? Tumingala si Sandra sa kanya, saka halo-halo ang emosyon na makikita sa mga mata nito. May pabor sana akong hihilingin. Tumaas naman ang kilay ni Sam, na animo'y handa ng makinig. Grayson had no idea where to find Sandra. Kahit ang hinar niya na tauhan, ay hindi makakuha ng impormasyon. He was lost. Completely lost. Walang araw na hindi niya naiisip ang asawa.
Unti-unting nadudurog ang puso niya habang hindi pa rin niya nakakita ang babae. Pare, gusto mo bang mawala na? You're already drunk. Come on, let's go home. Sita ni Daniel, pero hindi nakinig si Grayson. Walang gabi na hindi ito umuwi na hindi lasing. Minsan pa nga itong natulog na lamang sa resto bar dahil hindi na makalakad sa kalasingan. Wala siyang balak umuwi dahil alam niyang mas lalo niyang maaalala si Sandra. He really needs to see Sandra. Pero anong magagawa niya? Mayaman siya pero walang nagagawa ang pera niya para mahanap ang asawa. I am not going home. Not until I saw Sandra. Pagpupumilit niya saka uminom ulit ng alak. Wala rito si Sandra. Paano mo siya makikita kung ganyan ka? Come on, may alak ka sa inyo. Kung gusto mong ubusin yun, ubusin mo lahat. Hindi kami pipigil. Basta dun tayo sa bahay mo. Huwi ka ni Lucas. Gusto lang nila na makauwi na si Grayson. Dahil ilang bote na ng vodka ang naubos nito. Alam nilang kapag lasing eh, madali itong makakahanap ng gulo. Lalo pa at malaki ang problema nito. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Sigaw niya. Saka tinulak si Daniel. Napailing naman si Lucas sa kaibigan. Saka umupo sa isang upuan at umorder ng wine. You can't be like this, pare. You have to move on. Araw-araw kang ganyan. Isang buwan na ang lumipas. Kalimutan mo na siya. Hindi na siya darating. Puna ni Lucas. Bigla na lang siyang tumayo at kinwelyohan si Lucas. Anong sabi mo? Galit na tanong niya habang hawak-hawak ang kwelyo ng kaibigan. Hey pare, tama na yan. Kaibigan natin yan. Sita ni Daniel. Saka tinanggalang kamay nitong nakahawak sa kwelyo ni Lucas. Bawiin mo ang sinabi mo. Babalik ang asawa ko. Lasing na nga ito. Kaya naman inagaw ni Lucas ang damit niya na nagawa naman niya. Masyadong hibang yung kaibigan mo. Ikaw na ang kumausap. Inis na wika ni Lucas kay Daniel. Saka lumabas ng resto bar na yon. Pare, bawal ang gulo rito. Sita ng may-ari ng resto bar. Pero nasundok na lamang ito bigla ni Grayson. Nagad na tumba at hawak-hawak ang labi na umayos ng tayo. Bigla namang dumating si Sam. Saka lumapit sa may-ari. Sander, anong nangyari? Tanong ni Sam sa may-ari. Sinisita lang namin, mukhang balak mang gulo. Kung hindi lang siya malaki magbigay, matagal na namin ang sinipa dito. Ilang gabi na yung laging andito, naglalasing. Buti na lamang at hindi pinapatulan na makakaaway niya. Sagot naman ang may-ari. Hey! Tawag ni Sam sa kanya. Saka lumapit rito at hinawakan ang braso niya. Ano bang problema mo? Tanong nito sa kanya. Pero mukhang wala itong pakialam at hindi man lamang siya sinagot. It's none of your business. Sagot nito, saka tinabig ang kamay nitong nakahawak sa braso niya at bumalik ng upo sa counter at uminom ng alak. Isa pa! Wika ni Grayson sa bartender. Lumapit naman sa kanya si Sam at tinapik siya sa balikat. Sinanyasan pa ni Sam ang bartender na huwag na itong bigyan. Alam kong hindi ko to dapat sabihin kasi mas matanda ka pa sa akin. I am just 23 and you're 28. Pero pwede ka na makapag-isip sa sarili mo. Subukan mong kalimutan siya dahil hindi lahat ng taong mahal mo ay babalik. Wika nito na lalong nagpainit sa ulo ni Grayson. Tumayo siya sa kaakmang susundukin si Sam nang umiwas ito at itinulak siya. Bumangga ang likod ni Grayson sa counter. Kung mananatili kang ganyan sa tingin mo, tama ka? Kung malalaman niyang ganyan ka, sa tingin mo matutuwa siya? Kaibigan ko yung taong yon. Kilala ko siya at mahal ka niya. Hindi ako pumayag na isang katulad mo ang minahal niya. Pero wala akong ginawa nun dahil yun ang pinili niya. Alam ko kung gaano siya nasasaktan sa lahat ng ginawa mo sa kanya noon. Alam ko kung gaano siya umiyak at naghirap habang nakikipag-usap ka sa babae mo. Walang araw noon na hindi siya nalulungkot. Seryoso na wika pa ni Sam na ikinatahimik ni Grayson. Ano ang magiging reaksyon ni Sandra sa muling pagkikita nila ni Grayson? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.